Isang mapagpalang araw na naman po sa ating lahat. Ako po ang inyong lingkod, Misteryoso 007. Sa pagkakataon pong ito, ako po ay muling magtuturo sa inyo ng orasyon upang makatulong po doon po sa mga taong nagnanais na matuto o magkaroon ng mga kakayahang na pang-espiritual. Ano? Sa mga nakaraan ko pong video ay sinabi ko po doon kung anong inyong unang mga gagawin, no? Syempre, magdidebosyon kayo para mapaandar ninyo yung mga orasyon na akin pong ituturo. And then, itinuro ko din po diyan ng mga nakaraang video din yung poder, no, na kakailangan ninyo habang kayo ay nag-aaral, ano? Meron naman pong mga general rounds devotion na meron na mga poder yan, ano? Pero mas maganda po ulitin ko na magkaroon kayo ng mga poder na orasyon upang ito inyong magagamit sa inyong pag-aaral upang makamit po ninyo ang mga kapangyarihan na makagaya itong mga pang-espiritual. And then, itunuro ko din po nung nakaraang video na yung paano mapapaandar ang orasyon. Ano? Ito ay gagawin nyo din po ito sa gabi-gabi bago kayo matulog. At ito ay malaki may tutulong sa inyo habang kayo ay naghahanda sa pag-aaral. No, magagamit nyo itong mga tinuturo kong ito. Okay guys, so ngayon ay ituturo ko sa inyo na habang kayo ay nagdidebosyon, kasabay din po nito ay ang paglilinis sa inyong mga sarili upang maging karapat-dapat kayo na pagkalooban ng mga ganitong kapangyarihan, kakayahan. Kailangan linisin niyo po ang inyong mga sarili. Para kung sakaling makita ito, malaman ng Diyos at inyong ginagawang paglilinis sa inyong sarili, ay pagkakalooban niya kayo ng karapatan na ito ay inyong mapa sa inyo. Ano po itong inyong kagustuhan na maging isang mandirigma, isa ka sa maging mandirigma niya. Ang kakailangan ninyo po dito guys ay syempre ang kakailangan ninyo dito ay ang una ay yung tubig guys, ano? Tubig. Mas maganda ko ang tubig na inyong gagamitin ay yung unang ulan ng Mayo. No, tubig na unang ulan ng Mayo. Kaya kailangan, syempre next month ay May na, no? Mayo na. So, unang ulan nun, salain nyo yun, guys. Napakahalaga ng tubig na to. Unang ulan ng Mayo. Ito yung magagamit ninyo sa paglilinis ng inyong sarili. At sa iba pang mga bagay. Okay? Unang kailangan nyo, tubig. And then, mas magpainam din kung ang tubig nito ay galing sa bundok ng Banahaw. Okay guys? So kung meron kayong tubig na galing sa bundok ng Banahaw, makakatulong din ito upang linisin ang inyong sarili. Okay? Tubig! Pangalawa ay puting kandila. Puting kandila guys. Ano yung puting kandila na kasi laki lang na yung mga ganyan lang siguro. Ganyan. Yung normal na kandila lang, pero hindi yung birthday candle, guys. Puting kandila na normal lang, kasi laki lang siguro nung malaki lang siguro, yung kasi laki ng pentel pen, ganun. Yung ganun lang kalaki, o medyo manipis-nipis pa doon, kasi medyo malaki-laki yun. So, ganun, Tubig, kandilang puti, at syempre, yung incense stick. Okay? Incense stick.
Siyempre, alam naman natin yung mga incense stick. Kayo nang bahala kung anong gusto nyong amoy. Ano? Basta incense stick. Kahit isang piraso lang, pwede na yun. Tubig, kandila, saka incense stick. At ang pang-apat, guys, ito ang kailangan nyo ma-provide para sa inyong sarili. Baka katulong ito na sobra sa inyo. Ito yung tinatawag na batuara. Okay? Batuara. Kailangan makapag-provide kayo ito sa inyong sarili upang mas lalong epektibo ang gagawin yung ritual na paglilinis sa inyong sarili. Sapagkat ang batuara daw po ay ito po ay kumakatawan sa pagkadalisay, pagka maging malinis ng isang bagay. Itinatawag din po ito na santong bato, no? Kaya ito yung nilalagay do sa mga tabernakulo na simbahan, kung hindi nyo makikita. Okay? So, una ang kailangan ninyo, guys, sa paglinis ng inyong sarili, tubig, kandila, batuara, at incense stick. Bali, apat yan. So, paano pagkakahili-hiliran nito? Ang pagkakahili-hiliran nito ay una, syempre, una doon, sa unahan, lalatag sa ganyan, lamesa. Batuara sa unahan. Then, sa kaliwa mo ay incense stick. At sa kanan mo ay kandila. At sa iyong pinakamalapit sa iyo, ito yung tubig. Okay? Ang tubig ay kumakatawan. Itong apat na to ay kumakatawan sa apat na elemento. Okay? Ang tubig ay kumakatawan sa tubig na elemento. Yung batuara, yun ay sa lupa. Guys, okay? Lupa. At yung incense stick ay para sa hangin. At yung kandila ay para sa apoy. So, apat na elemento yun ang kailangan sa harapan mo. Ngayon, bago mo sindihan ang kandila o yung incense stick. Siyempre, ang unahin mo sindihan yung incense stick, guys. Incense stick, incense ang una mo sisindihan bago yung kandila. So, bago mo po sindihan yan, bago nyo po sindihan yan, nakalatag sa inyong harapan, uusalin mo ng 7 ulit ang orasyong aking ituturo. Okay? Uusalin mo ng 7 ulit ang orasyong aking ituturo ngayon. So, eto ang orasyon. Santos Dios, Santos Fortis, Santos Immortalis, Miserere Nobis. Usalin nyo po yan ng 7 ulit. Pag nausal nyo na po yan ng 7 ulit, ay saka mo sindihan yung insenso. Then yung kandila. Then magdasal ka na. Hilingin mo sa Diyos na maging karapat dapat ka sa kanyang harapan. Linisin ka. Linisin ka ng kanyang liwanag at kadalisayan. Linisin ka. Patawarin ka sa inyong mga kasalanan. Yung mga ganong bagay ang inyong idadasal, syempre, pagkatapos mo, pagkatapos mo sindihan yan. Ganon, guys. At pagkatapos mong hilingin sa Diyos na ikaw ay linisin, ay dito mo naman isusunod ang dasal na Anima Christi. Okay? So, marami na pong mga dasal na Anima Christi, mga naka-upload diyan. Kunin nyo po siya. Dasalin nyo yung Anima Christi. Siyempre, ang pagdasal nun, kailangan ay 7 ulit din. 7 ulit mo nadasal yung Anima Christi. Isusunod mo sa iyong personal na dasal. At pagkatapos nyan, ay dasalin mo ang Anima Christi. So, alam nyo na yung guys, makakatulong ito para linisin din yung inyong sarili. Pagkatapos nyo dasalin yung Anima Christi, then dasalin mo din, dasalin mo din para sa iyong sarili na hilingin mo sa Diyos na ikaw ay linisin din, linisin, baguhin ng iyong spiritual, ng iyong pagkatao, dati ikaw ay napakasama, ngayon ibaguhin ka upang manalitay sa iyo ang kapangyarihan ng Diyos, yung kanyang liwanag. At pagkatapos nun, dagdasal ka ng pansarili mo, humihingi ka sa kanya ng tulong, nalinisin ka.
So, idudugto mo naman ang orasyong aking ituturo ngayon ulit. So, usalin mo rin ito ng 7 ulit din. So, eto ang orasyon. Asperges me domino hisopo it mundabor lababis me it super nevim di albabor. So salin mo yan ng 7 ulit din para malinis, upang linisin ang iyong sarili. Kapag doon salin mo ng 7 ulit yan, then iihip mo sa iyong katawan. Sa iyong... Siyempre, kapag ikaw yung dadasal, nakatungo ka, siyempre, diba? Nakatungo ka. Kailangan sa tahimik na lugar mo gawin ito upang magawa mo ng tama ang ritual na paglilinis ng iyong sarili. Okay, guys? So, gawin nyo to, guys. Ano, kung kayo yung nag-umpisa pa lamang mga pag-aaral ng mga spiritual, gawin nyo to upang makatulong sa inyong pag-aaral. Okay? So, huwag nyo kakalimutan na isabay nyo to sa inyong pagdidibusyon. So, gawin mo lang ito ng tama at may paniniwala, guys. Okay? Sa muli, magkita-kita sa mga susunod pa mga video at nawa ay magawa ninyo ito ng tama, perpekto, ano? Mula sa inyong puso. Gusto niyo magbago kasi hindi sa kinakailangan. Gusto niyo magbago kasi meron kang minimbiting kapangyarihan. Gusto niyo magbago dahil ito ang iyong kagustuhan na magbago ka. Ano? Magbabago ka hindi para magtamo ka ng mga kapangyarihan ganito. Magbabago ka kasi yun ang dapat mong gawin magbago ka. So nawain nyo itong maintindihan, itong mga sinuturo ko sa inyo, at magkita-kita tayo sa mga susunod ng aking mga video. Mabuhay ka, kaibigan. Ako po si Misterioso 007 na nagsasabing God bless you. Bye!